Veteran Philippine politician Juan Ponce Enrile turned 100 Wednesday. Nito lamang nakaraang Pebrero, alam niyo bang nag-100 years old na ang incumbent Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile? Nasaksihan niya ang iba't ibang makasaysayang kaganapan sa ating bansa at naabutan ang 8 iba't ibang pangulo ng Pilipinas. Kasama na rito ang 2 Makapagan, 2 Aquino at 2 Marcos na naupo bilang mga pangulo. Na-survive niya ang 2 World Wars at 2 pandemic na kahit ang COVID-19 sa edad na 98 ay hindi siya mapipigilan. Narito ang 10 sa ilang mga bagay na mas matanda pa si Juan Ponce Enrile. Pati si dating Senator Juan Ponce Enrile, 100 years old na ngayong 2024. Banana ketchup. Ang banana ketchup ay naimbento sa Pilipinas noong panahon ng World War II ng food technologist na si Maria Orosa noong 1942. Ang imbensyon na ito ay tubol sa kakulangan ng tomato ketchup at gumagamit ng saging bilang pangunahing sangkap na sagana rin naman sa ating bansa. Natamasa na ni Enrile ang ketchup sa edad na 18 taong gulang. Ballpoint pen. Ang ballpoint pen ay naipapatent noong 1938 para makapagbigay ng mas malinaw na panulat sa papel. Bago ito na imbento, si Enrile ay 14 years old lamang na noon ay ginagamit pa ang fountain pen. Martin Luther King. Ang pakikibaka laban sa racial segregation ay tila matagal nang nangyari. Ngunit ang Amerikanong aktivista si Martin Luther King ay ipinanganak 5 taon matapos si Enrile noong 1929. Ang kanyang tanyag na talumpati na I Have a Dream tungkol sa mga karapatang sibil ay naihatid ng si Enrile ay halos ng 40 taong gulang na. Ang sistema ng sewage system sa Pilipinas. Oo, talaga ang mga sistema ng imbornal ay namodernisa lamang sa Pilipinas nang si Enrile ay 5 taong gulang. Ibig sabihin, malamang na umiinom siya ng kontaminadong tubig noong kanyang unang taon. Marahil, ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng kanyang immune system. Mein Kampf. Ang Mein Kampf ay sinulat ni Adolf Hitler noong siya ay nakapihit noong 1924 na naglalahad ng kanyang mga planong pampolitika para sa Alemanya. Ang pagkalathala nito ay nagbigay daan upang kumalat ang mga ideya ni Hitler tungkol sa anti-Semitismo na naka-impluensya sa pag-akyat ng Nazi Party na nagdulot ng 2 digmaang pandaigdig. Si Enrile ay sanggol pa lamang nung naganap ang lahat ng ito. Table salt. Ang table salt ay ipinakilala sa US upang labanan ang kakulangan sa iodine noong 1924. Ang parehong taon na ipinanganak din si Enrile. Ngayon, ito ay isang karaniwang gamit sa bahay na kinagamit upang pampalasa ng pagkain. Maiisip mo bang kumain ng pagkain na walang asin? Tunay ngang pinagpala si Enrile. Mickey Mouse. Ang debut ni Mickey Mouse sa Steamboat Willie ay lumabas noong 1928 at pumasok sa pampublikong domain sa US noong 2024. Ibig sabihin, ang buong buhay ni Enrile ay nalampasan ang 2 pangyayaring ito. Bagamat mas matanda siya kay Mickey Mouse, ang Walt Disney Company ay mas matanda sa kanya ng 4 buwan. Jeepneys. Nagkaroon ng panahon na hindi puno ng jeepney ang mga kalsada ng Maynila. Ang mga Pilipino ay muling ginamit ang mga sobrang jeep na dinala ng mga tropang Amerikano matapos ang 2 digmaang pandaigdig noong 1945. Oo, ang mga jeepney ay tinuring na bagong paraan ng transportasyon nang natapos na ni Enrile ang kanyang bachelor's degree sa Ateneo de Manila. Queen Elizabeth. Isang mahalagang figura na karaniwang binibiro sa social media na parang di tumatanda ay si Queen Elizabeth na ipinanganak 2 taon matapos si Enrile. Kung tatandaan mo, siya ay pumanaw sa edad na 96 noong 2022. Ibig sabihin, si Enrile na lamang natitirang paksa ng ganitong mga biro sa ating bansa.
Last but definitely not the least, ang ating kalayaan mula sa US. Oo, tayo pa isang kolonya pa noong tinulak si Enrile. Siya ay 22 taong gulang pa nung kilalanin ang mga Amerikano ang ating kalayaan noong July 4, 1946. Pero sa totoo lang, hindi lang si Juan Ponce Enrile ang isa sa mga pinakamatandang kilalang personalidad na dapubuhay sa ating bansa. Somewhere in the Philippines, there is a 107-year-old woman named Wang Ode. Huwag nating kalimutan na malakas pa at patuloy pa sa pambabatok si Apo Wang Ode sa edad na 107 years old. At yan ang ating pag-uusapan sa darating na mga susunod na video, mga ka-high-five. Kaya kung naaliw ka sa video na napanood mo, aba, mag-like at subscribe na para maging updated ka sa iba pa naming nakaka-aliw at nakakamangmang videos. Till next time, mga ka-high-five!